Ako si John Paul Sr. This is John Paul Sr. Ako si John Paul Sr. Dahil sa maraming tagumpay na natamasa ng 10th Infantry Division Philippine Army kontra insurgency sa bansa, ay bumaba mismo sa Davao Region ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Andres Centino upang igawad sa kanila ang Campaign Streamer Award. Narito po ang ating report. Ginanap ang pag-awad sa Eastern Mindanao Command sa Panakan, Davao City noong April 22, 2022. Partikular ding ginawaran ng Campaign Streamer ang 1003rd Infantry Raptor Brigade kasama ang 56th Infantry Tatag Battalion dahil sa tagumpay nito sa pagka-dismantle ng Sub-Regional Guerrilla Unit at Sub-Regional Committee 5 ng Southern Mindanao Regional Committee o SMRC. Habang ang 1002nd Infantry Brigade naman kasama ang 39th Infantry Battalion ay ginawaran din ng nasabing streamer dahil sa pagkakadismantila nila ng Guerrilla Front Alip ng Far South Mindanao Regional Committee. Ang mga nabanggit na guerrilla units at vertical units ay dineklarang dismantled ng Armed Forces of the Philippines para sa second quarter ng taong 2022. Ang campaign streamer ay ginagawad sa mga tactical units kagaya ng brigade at battalion na nangunguna sa paglalansag ng NPA guerrilla fronts at independent vertical formations. Silang mga nagawaran ay natutuwa sa pagkilalang ibinigay ng AFP. Hindi lamang daw ito tagumpay ng kanilang mga unit, kung hindi ng buong pamahalaan at lalo na ng mga pamayanang nagtiwala muli sa kakayahan ng gobyerno na magpatupad ng kapayapaan sa buong bansa. And this streamer na ating natanggap sa 39th Infantry Battalion is just a symbol ng ating pagtutulungan. No? It's a victory of everybody. It's not only the battalion. But even to the last soldier, victory ng pinakamababang sundalo ng 39th Infantry Battalion because we contributed, we have our own contributions from the lowest ranking and to the different members of the local government units and the members of the LCAP that led to the dismantling of Guerrilla Front Alip. At ito ay na-accomplish namin, yung mission namin, dahil sa deliberate at systematic na campaign sa pamumuno ng 1003rd Brigade kung saan ang 56IB ang main effort. At yung ibang batalyon under the brigade, yung 27IB, yung 89IB, yung 3rd IB as supporting efforts, kaming apat na infantry battalions under the 1003rd Brigade ay nagtulong-tulong para matalo, madismantle itong nasabing unit ng communist terrorist group dito sa aming area of responsibility. Pinapurihan ni 10th Infantry Division Commander Major General Nolas Cumimpin ang kanyang mga nasasakupang nakatanggap ng parangal. Ayon sa kanya, sa ngayon ang 10ID ay may tatlo na lamang guerrilla fronts sa area of operations nito na nakatulong sa pangkalahatang tagumpay ng Armed Forces of the Philippines. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Andres Centino, ang walang humpay na operasyon at tagumpay na natatamasa ng buong AFP ay naging posible dahil sa pangangasiwa at pag-uutos ng kanilang mga commander at leader. Matapos ang awarding sa Eastern Mindanao Command, ay dumiretso din ang Chief of Staff ng AFP sa 10ID at dito ay pinapurihan niya ang mga namumuno dito, lalo na sa anti-insurgency campaign at focused military operations nito laban sa New People's Army. Sa briefing na kanyang sinalihan, ipinresenta sa kanya ni 10ID Commander Major General Nolas Cumimpin na sa 17 guerrilla fronts, 6 na vertical units at 5 sub-regional committees ang kanilang kinakaharap mula taong 2016 hanggang first quarter ng taong 2022. Nasa 3 guerrilla units, 3 vertical NPA units at 2 SRCs na lamang ang natitira. Bagay itong nagpabilib sa Chief of Staff. Sa kanya namang pakikipag-usap sa tropa ng 10ID,
Nagpapasalamat siya sa kanila sa paggawa nito ng maayos sa kanilang tungkulin, bagay na naglagay sa buong AFP sa top spot sa trust rating tungkol sa mga pinagkakatiwalaang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. You mentioned there are still 3 guerrilla fronts, 3 SRGUs, but I think it's just a matter of weeks or months maybe na madismantle na rin natin ito. And truly, we can say that this part of Eastern Mindanao is already cleared from insurgency. Walang question, we are winning. Right now, napakataas. No other agency of government beats us in the trust rating. So that is really something that we take pride. No? And that's because lahat tayo ay professional at nagtatrabaho at committed sa ating duties. It's because nandyan tayo palagi. Mapalaban sa labanan o even during calamities or disaster operations, nandyan yung sundalo. Sa pagbisita niyang ito sa 10ID, pinaharap sa kanya ang matandang sumukong NPA na si Maximo Catarata, kasama ang anak nitong NPA din na si Renard. Ipinresenta din sa kanya ang mga na-recover ng mga matataas sa dekalibreng armas na umabot sa 159 ang bilang mula January 2022 hanggang sa sinusulat ang balitang ito. At yan po ang balitang ating nakalap mula sa Davao City at lalawigan ng Davao de Oro. Manatili pong updated sa ating YouTube channel at Facebook page para sa mas nakaka-good vibes na mga impormasyon at dokumentaryo. Sa Diyos po ang papuri at kaluwalhatian. IDOCumers, karapatan niyo pong malaman ang ibang katotohanan dito sa John Paul Sinier Reports. Ako si John Paul Sinier. This is John Paul Sinier. Ako si John Paul Sinier.